Hi guys! Sa mga oras na ito, alam niyo itong segment na ito na dalawang minutong lagi niyong inaabangan. So, panoorin na natin ito. Mga bagay na minithi-mithi, hinanap-hanap, nung nandyan na, hindi pala worth it. Nagtrabaho na nagtrabaho, nag-overtime, nagkandahuba, nagkaroon lang pala ng sakit, wag na lang, sayang lang. Ang sarap ng pagkain sa lamesa, hindi naman kayo nagpapansinan ng pamilya, wag na lang, sayang lang. Ganda-ganda ng suot mong damit, pero pinangutang mo pa, hindi ka pa makabayad hanggang ngayon, nabaon ka ng nabaon, wag na lang, sayang lang. Ganda ng beach, ganda ng mountain, ganda ng weather, doon pa kayo nag-away mag-jowa, wag na lang, sayang lang. Nag-ipon ka na nag-ipon, pagkatapos nun, na-hospital ka lang. Dahil sa bisyo na kinukonsumo mo araw-araw. Huwag na lang, sayang lang. Ang dami tayong mga bagay pala no, sa buhay natin na kung minsan di natin namamalayan, talagang ginusto nating kuhanin, pero nung nandiyan na, nang hinayang lang tayo kasi hindi naman pala talaga natin kailangan yung bawat bagay sa buhay natin. Pero alam nyo ba na ang Panginoon, may isang bagay sa buhay mo na ginawa niya na kailanman hindi niya pinanghinayangan. Yun yung kanyang ibigay, ang kanyang kaisa-isa niyang anak sa iyo. Nung makitang nagwalwal ka, nagkasala ka, tinalikuran mo siya, binigo mo yung mga pangako mong sinabi sa kanya, kailanman hindi siya nagsalitang wag na lang, sayang lang. Let me tell you, napakahalaga mo sa Panginoon, kahit kailan hindi ka naging sayang, wag mong sayangin ang buhay mo. Napakahalaga mo sa Panginoon, lagi kang approve sa kanya, wag mong ipagwalang bahala ang buhay na binigay niya sa iyo. Dahil kung sa atin may mga mahalagang bagay, pero pagdating sa dulo, hindi naman pala ganung kahalaga, wag na lang, sayang lang. Pero pagdating sa Panginoon, kailanman hindi ka sayang, kailanman hindi ka niya tatanggihan. Patuloy mong tingnan ang sarili mong mahalaga sa paningin ng Panginoon. God bless you!